araw mga ka-e-shop, mayroon tayong gagawin ngayon. So, medyo malaki to. Diband 55, yun o. Diband 55 inches. So, ang problema nito ay... Okay, may standby na siya dito. Power on natin para makita natin yung problema niya. Yun. Yan o. Parang nagdo-double image siya o nag-flicker siya. So, ito lang yung yun, nawala na. So, nag-shutdown na siya, hindi na siya tumuloy oh. Yun, wala na. So, try natin, buksan natin to mga ka-e-shop. So, ito yung modem niya. Baliktad lang yung unit natin kasi medyo malaki to. Wala akong space kaya nakabaliktad siya. So, diband model 55UHB300. Try natin. So, itong unit na to ay unang sira. Buo pa yung selyo nito. So, una tayong makakabukas nito. Pero hindi sa akin dinala ng may-ari ito. Bali, sa isang technician ko rin to nakuha. Bali, natid sa akin dito dahil hindi siya gaano tumitira ng mga ganito kalaki. So, try lang natin to kung kakayanin natin. So, nabuksan na natin yung unit. Bali, pasensya na talaga kayo kung nakabaliktad yung unit natin. Ha? Kasi wala talaga ako space para i-pwesto to ng maayos. So, mas madali pag ganito ang setup nito, hindi siya nakataob. Nakatayo siyang slide na nakabaliktad para mas madali natin to matrouble. So, ganyan ang mainboard nito, nakabaliktad rin. Ito tikon nito, so may dalawang ribbon siya. Isa lang yung LVDS input. Tapos ito yung power supply niya. Yan yung power supply niya. So, ito. Bak may driver nito. So, mga bagong modelo na rin ito. Smart na rin siya. So, tingnan natin. Bali, ang problema nito dahil nagpi-flicker at nawawala yung display. So, maaring dito lang tayo magpo-focus sa may tikon nito. Try natin kung kakayanin. Bubuksan lang natin yung tikon tapos titingnan natin yung side kung saan yung may problema at doon tayo mag-focus. So, una natin gagawin dito ay hahanapin natin yung side na may problema. So, hinhang natin yung isang ribbon tapos yung isa nakakabit. Pa-power on natin ngayon. Titingnan ngayon natin kung mayroong picture yung side na to. So, napansin natin, bali yan yung side na nagpi-flicker. Yan o, oh, nagpi-flicker siya. Okay, punutin natin. So, yung side na to nagpi-flicker. Nagkakaroon siya ng display kahit isa lang yung ribbon. Pero yung side na to nagpi-flicker. Tatanggalin ngayon natin to tapos papalit natin ito. So, ito ngayon yung nakakabit. Tapos ito yung nakatanggal. Titingnan natin kung normal yung side na to. Pag pareha sila may flicker, medyo mabigat ang problema. Tingnan natin ha. So, try natin ngayon kung magno-normal yung side na to. Okay. Tingnan natin kung may picture to. So, wala. Wala siyang picture pag ito yung... Ayun, mayroon. Meron na. So, hindi nagpi-flicker yung side na to. Wala lang siya display. Pero hindi siya nagpi-flicker. Yun o, may lumalabas na bar. White bar. Pero hindi siya nagpi-flicker.
So maaring buo yung side na to. Ang may problema ngayon itong side. So na-trace na natin ang problema ay itong side. So paano natin ngayon malalaman kung saan yung signal dito? Saan yung mga clock pin dito? Dahil wala naman nakasulat dito sa ating tikon yung mga clock. Yan, focus natin para makita nyo na walang nakasulat na clock. Yan no. Walang nakasulat na clock. Yan. Itong signal na to ay nanggagaling sa IC diretso dito. So pagdating naman dito, yan, walang clock dito na nakalagay kung saan tayo magbablock. Yun ang medyo mahirap dito. Dahil hindi natin malalaman kung saan clock yung ating dapat takpan. Pero napansin nyo itong maraming resistor na ito. Yan. Pero wala siyang nakalagay na clock siya. Wala. Hindi, walang naka-indicate. Wala oh. Dito sa ribbon may naka-indicate. Pero pagdating dito, wala siyang naka-indicate na ka-issue. So yung mga resistor na yan ay maari, yan yung signal natin. Ito. Maaring ito yung mga signal natin. So, dahil nasa side siya ng gilid na side siya, yun o. Diba? Nasa gilid siya. Ibig sabihin, pagdating dito sa kabila, nasa gilid din siya. Tingnan natin. So, dito, walang nakasulat. Yun, yung mga resistor na to. Pwedeng ito yung mga clock niya. So, pagdating dito, yan. Yan din yung clock niya. So, try natin yan. So, una natin gagawin ngayon dito mga ka-eShop. Magbablock tayo ngayon. Yan. Nakita niyo ba yung tape na binlock ko? So, medyo makapal yung binlock ko. 2, 4, 6, 8, 9 pin pero nasa gitna siya banda. Yung nasa gilid na pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pin. 7 pin or 6 pin. So hindi ko siya binlock. So ito na mga ka-eShop. Naglagay tayo dito ng pin. Yung tinipan natin kanina, ayan o. Yan. Yan yung nilagyan natin ng tape. So, kita nyo naman. So, ngayon, medyo ingat-ingat tayo pag nag-clip tayo dito o nagsuksok tayo ng ribbon. Para hindi masira yung ribbon, saka magkamali ng pin. Okay, lock na natin. Tapos, testing ngayon natin kung may picture tayong makuha sa ginawa natin yan. Power on natin. Yun, kulay sul. Yun, parang lumabas yung demand. Ayun, naglumabas yung smart. So, nawala. Tingnan natin kung may pagbabago. Yun, mayroon siyang bar right. Ayan, malabas. Try natin lagyan ng signal ngayon mga ka-eShop. Titingnan natin kung ayan, kita nyo ba may picture na siya. Ayan. Ayan o, may GMA na siya nakalagay o. At hindi na nawala. Ayan. Tingnan din natin sa kabila kung normal din yung screen. Kasi ang problema nito, itong side na to may flicker, saka yung side na to walang flicker. So dito tayo nag-tape. Yun o. So titingnan ngayon natin yung side na to kung normal yung picture. Okay, bali pinwesto na natin yung unit, tapos try natin ngayon. Yun, lumabas na yung dipan. Smart, hindi naman siya nag-clicker. Ayun, may picture na siya. Post ko.
So pinost ko muna siya, tinanggalan ko muna siya ng sounds para hindi tayo ma-bullseye. Mahirap na mga ka-eShop, sayang yung ating pinagpaguran. So okay naman yung side na to. Yun o, wala naman siyang malubhang guhit, hindi naman nagkaroon ng matatabang guhit kahit medyo makapal yung ating nilagyan ng tape. Tapos yan siya. So pagdating dito sa kabilang side, okay naman. Side na to, ang may problema kasi sa side natin ay ito. Itong side na to ang may problema. So itong side ay good. So okay naman siya. Okay siya. So ang problema lang talaga niya ay nagpi-flicker. So okay na, kung bago kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at maraming salamat. Shout out sa inyong lahat mga ka-eShop. Shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta niyo sa channel ko. So hindi ko na siya babasahin. I-state ko na lang. Sa mga ibang nagko-comment ay may mga sarili din silang channel. Pwede niyo rin silang sitahin. Maraming salamat sa suporta niyo sa channel ko. Shoutout sa inyong lahat. Salamat. Okay, shout out sa inyong lahat mga ka-eShop.